Magandang magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito naman tayo sa Churcher Vlogs. Pero bago po ang lahat, palakpakan muna natin ng ating mga sarili. Yehey! Malapit naman po ang weekend, mga kababayan. Pero ang ating ibabalita ngayon ay sa philstar.com, mga kababayan sa bansa. Vice President Duterte, binanatan online dahil sa kaaway ng kapayapaan na hirit. Talagang kuan, malakas ang online na talaga na pambanat sa mga kung sino man na gusto nilang banatan, mga kababayan. Talagang malakas ginagamit nila ang internet. October 5, 2023. Ang sayo po dito sa balita, binatikos ng netizens si Vice Presidente Sara Duterte matapos itong manggalaiti sa mga kritiko ng kanyang controversial na confidential funds. Yan po. Miyerkules lang kasi nang kastiguhin ni VP Duterte na tumatayo ring kalihim ng DepEd or Department of Education ang lahat ng pumupunteriya sa naturang pundo, bagay na karaniwang ginagamit para sa paniniktik. Tandaan nyo kung sino man, dito po, tandaan nyo kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Wika niya sa 22 Police Service Anniversary ng Philippine National Police Region 13. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Napupuna ngayon ang 125 milyong pesos confidential funds ang Office of the Vice President noong 2022 matapos maubos sa loob lang ng 11 araw. Ayon di umano sa Commission on Audit, una nang dumipinsa ang ikalawang pangulo sa isyu habang ayaw i-detalye kung paano ginastos ang pera habang idinidiing umabot ito ng 19 araw. 125 milyong pesos ginastos lang ng 11 days or 19 days. Laking pera niya na. Sana all. Ilang araw pa lang ang nakakalipas nang tumindig ang ilang pinuno ng political leaders sa Kamara upang mailipat ang ilang confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno may kinalaman sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ginagawa na Duterte ang pagtatanggol sa milyong-milyong confidential funds ng kanyang tanggapan habang 118.7 million pesos lang ang nakuha ng Philippine Coast Guard para sa parehong dahilan simula 2016 habang pinagtatanggol ang West Philippine Sea. Ito po, ang sayo po dito, mga diskontento versus Inday Sara. Naglipa na tuloy ngayon ang sari-saring memes at pasaring kay Duterte matapos ang ginawang pahayag kahapon, lalo na't binubusi silang daw ang publiko kung saan napunta ang kanyang angkaban ng bayan. Yun po. Nagtatanong lang kami, paano mo ginastos yung salapi ng bayan e naging kalaban pa kami ng kapayapaan? Nagtatanong lang kami, paano mo ginastos yung salapi ng bayan, naging kalaban pa kami ng kapayapaan? Hu-hu-hu bills. Yun po ang wika ni Eman Nolasco. Isa pa dito mga kababayan, basahin natin to. BP, patingin ng confidi. Ah, bawal?
kalaban ng bayan, sige-sige. Uwi ka naman ni Shadhin Nagar. Bagay na inaan niya sa biro sa FB page na Long Live Volunteers. So may memes dito, mga kababayan. Tapos isa pa, si Hiraya Coffee. Kung sino man kumukontra sa pagkakapi ko, ay kumukontra sa kapayapaan. Dami, dahil mga memes dito, mga kababayan. No? Para naman sa FB user na si Francisco Dulce, ito raw ang pagtatangka ni Duterte makahanap ng kapayapaan mula sa taong bayan na nagtatanong kung paano ginastos ang buwis ng mamamayan. Tinawag ng ilang netizens ang BP bilang si Payuna sa dahilang kamukha raw ng busy ang bidang babae sa pelikulang Shrek. So yan lang po mga kababayan ang ating ibabalita ngayon. Salamat po ng marami. Again, George Sir Vlogs, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po!